Good morning mga kabady. Again, welcome back sa aking YouTube channel. Sa video na to ay i-discuss natin mga kabady kung ano ba yung tinatawag na line to neutral or line to ground service entrance. Ayun, yun ang topic natin mga kabady sa video na to. Time check tayo, alas 9 ng umaga dito sa province namin mga kabady. So, ginawa ko itong vlog na to para sa mga newbie na electrician natin. Para na rin dun sa mga gustong malaman kung ano ba yung line to neutral or line to ground service entrance. Paano ba ito ginagawa? Okay, mga kabady. Okay, check natin mismo mga kabady dun sa poste. Umpisahan natin mismo dun sa secondary line mga kabady. Dun natin siya umpisahan, i-discuss papunta dun sa dwelling unit or dun sa building serve ng line to ground service entrance mga kabady. Okay, so ito mga kabady, nakikita nyo yung ating submitter ng line to ground service entrance mga kabady. So makikita nyo, ayan, yung dalawang wire na yan. Yung dalawang wire na yan mga kabady, yung isa dyan, yung grounded conductor, yung bare aluminum wire, at saka yung ungrounded conductor or paste conductor, which is yung kulay black mga kabady, yung live. Yung live na yan mga kabady is 230 volts. At yung bare aluminum wire, which is grounded directly to ground, ay 0 volts mga kabady. So makikita nyo ito mga kabady, makikita nyo yung wire na yan. Ayan, diretso siya sa ground, malabo mga kabady. Ayan. Ayan, makikita nyo mga kabady, diretso siya sa ground. Ayan, tapos yung bare aluminum cap wire na yan mga kabady is naka-splice yan sa secondary line na bare copper aluminum sa taas mga kabady. Ayan. Tapos yung kanyang kilowatt hour meter, ayan, pagpasok niya ng line side mga kabady, lalabas siya ng load side papunta dun sa building serve or dun sa dwelling unit. So ayan mga kabady, so mapapansin nyo dito sa kilowatt hour meter. So okay naman, sumusunod siya sa Philippine Electrical Code na yung ungrounded conductor which is color white. So tama yon mga kabady. Yun talaga yung color coding sa Philippine Electrical Code ng grounded conductor. So ngayon na i-check natin dito dun sa mismong building serve, dun sa dwelling unit. I-check natin yung kanyang boltahe mga kabady. Okay? So dito na tayo mga kabady, dito sa mismong entrada ng wire. So ayan, makikita nyo may dalawang wire tayo dyan, yung tinatawag nating line to ground or line to neutral service entrance. Pagdating dito sa bahay, makikita nyo yung isa kulay black, insulated, yung paste conductor. Yung isa naman yung bare aluminum wire, which is yung grounded conductor natin mga kabady, yung 0 volt. Ayan, papunta siya dun sa ayun, sa loob ng bahay. Ngayon, i-check natin dyan dun sa mismo panel board mga kabady. Okay? So, check natin dun yung kanyang boltahe, yung volts, para ma-check natin kung talagang line to ground ba tong service entrance na to mga kabady. Okay? Ngayon mga kabady, nandito na tayo sa panel board ng ating line to ground service entrance. Ayan, makikita nyo meron ditong tatlong circuit breaker, dalawa lang yung ating branch circuits, isang lighting circuits at isang power para sa convenience outlets mga kabady. At yung kanyang main 40 amps yung kanyang main mga kabady.
Bali number 8 yung kanyang wire. Ayan. So nakikita nyo. Ngayon, itetest natin mga kabady. Kung itetest natin yung voltahe niya dito sa pinaka panel board. Check natin yung ayan. Yan, makikita nyo mga kabady. Bali, ito yung phase conductor, yung kulay black. Yung kulay black na wire. Ayan, nakikita nyo 230 volts. Tapos che-check natin yung kulay white, yung grounded conductor. So makikita nyo, ayan. So makikita natin dito, so 0 volts. So wala siyang ilaw. Kapag tinest natin ang ating test light. So yun. So dito, malalaman natin na talagang itong sistema is line to ground service entrance, mga kabady. Ayan. So nakikita nyo mga kabady. Ito yung tinatawag na line to ground service entrance. Okay, ito yung kanyang pinaka panel board. So mapapansin natin dito mga kabady, yung kanyang neutral yung kulay white ay dumaan din sa breaker. So makikita nyo, ayan, no? Dumaan din siya sa breaker, no? So ayan. Pwede din namang itong kulay white na to hindi na dumaan ng breaker kung meron tayong grounding, let's say sa portion na to meron tayong grounding bus. Yung kulay white na yan, yung grounded conductor, pwedeng sa grounding bus ilagay. Tapos doon sa grounding bus na yon ay doon nakalagay yung mga para sa grounding ng equipment. Okay? Yung kulay green na wire para sa mga equipment. Bali, banded siya dito kung may grounding bus. So, pwede rin yung ganung connection, mga kabady. So, in this case, yung neutral or yung grounded wire, yung kulay puti, ay nakasama siya sa breaker. No, sinama siya sa breaker. Pwede din naman yon mga kabady. So yon. Ngayon, i-discuss natin ng konti yung overview kung ano ba talaga yung line to ground service entrance. Okay? Ngayon mga kabady, magbibigay lang tayo ng konting overview tungkol sa line to ground service entrance. So i-check, i-drawing natin ng konti yung mula sa transformer mga kabady. Okay, papunta sa panel board. Transformer papunta na secondary line, papunta sa panel board. From panel board, magdi-distribute sa mga branch circuits mga kabady. So bali ganito 'yon mga kabady. Let's say meron tayong ito yung transformer. Ayan, mga kabady. Let's say, meron tayong transformer dito. Okay? Ayan. Ayan. Ito yung primary. And ito yung secondary, mga kabady. It's sa line to ground system, bali ganito nangyari mga kabady. So yan, ito yung secondary line. Yan. Sa line to ground, let's say, ito yung line 1, ito yung line 2, ito yung neutral ng transformer. So sa line to ground mga kabady, sabi sa PEC, sa line to ground system,
alin man sa dalawang line, no? Line 1 or line 2, yung grounded. Yan. So naka-grounded. No? Ang mangyayari, yung isang linya mo, ito yung 230 volts, ito yung 0 volts kasi ka-ground. Yan. Ito yung transformer. Yan. Okay? Ito yung secondary side. Secondary ng transformer, mga kabady. Ngayon, ito na yung papunta ng ating let's say ito yung papunta ng sa ating panel board. Yan. So, ito yung ating panel board. Okay? Yan. Hindi. Ito yung papunta ng simplify na lang natin, mga kabady. Yan. Ito yung papunta ng breaker. Okay. Yan. Yan, mga kabady. Papunta ng breaker papunta sa mga branch circuits. Yan. So bali ganyan, mga kabady. So yan. Ito yung ating mga breakers. Okay? So sa line to ground service entrance, mga kabady. Mula from transformer, secondary line papunta ng panel board ng ating bahay. Papunta ng panel board. Yan. So bali ganyan ang connection, mga kabady, sa line to ground service entrance. Okay? So, mga kabady, sana sa video natin ngayon may na-share ako kahit konti, mga kabady. Doon sa mga hindi pa naka-subscribe, mga kabady, pwede nyo i-subscribe kung nagustuhan nyo yung ganitong mga content. At thank you sa patuloy na suporta sa aking channel, Electrical Work Studio, mga kabady. Thank you very much sa patuloy na suporta. Hanggang sa muli, mga kabady. Thank you for watching. Bye-bye.